Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. I am Teacher Marian. I am a speech and language pathologist. I'm practicing for 13 years already. I am also a mom of four and a homeschooling mom. So, ngayon po ay naisipan ko na gumawa ng demo video or instructional video to all the parents who have children currently not receiving therapy. Okay, so ito pong video na ito actually na na-inspire din po akong gawin because of our situation right now, na dahil nga po closed po yung mga therapy centers and yung mga bata po, they cannot go to the centers to receive therapy or intervention. Naisipan ko po na gawin itong video para makatulong sa mga parents kung paano po nila ipapagpatuloy yung therapy sa bahay. Specifically po, speech therapy. Okay. So, alam ko din po na karamihan po ng mga students ay hindi rin po accessible sa kanila ang teletherapy ngayon or yung tinatawag po nating online therapy sessions. Okay, although katulad po ng center namin na ino-offer ito ngayon, alam ko po na marami pong hindi maka-avail nito dahil po syempre maraming mga considerations. So isa na po dyan yung appropriateness nung teletherapy setup sa mga bata. Okay, so I am aware na hindi naman po lahat ng students would benefit from this type of setup na online po yung therapy. Okay, kasi po some of them need face-to-face interaction with their therapists. So mahirap po siyang gawin, mahirap pong implement yung mga techniques kung online po yung session na hindi po sila na pa-prompt ng mga therapist nila how to do the activities. Okay, another consideration po kung bakit hindi na-avail yung teletherapy is because of unavailability rin po of internet services to some households. So, may mga parents po, they really want to participate in teletherapy, kaya lang hindi nga po steady or stable yung internet connection at home. So, it makes the teletherapy or the program impossible to be implemented. Okay, and of course, ito pong video na gagawin ko and yung mga susunod pa pong videos, if ever po na maisipan ko or may mag-request pa na gumawa ako ng video, I would like to emphasize na these videos will not replace the teletherapy. Kasi po, ang mga videos po na ito will contain generic activities or goals and activities for the children. Okay? So, hindi po kayo guided ng therapist ninyo when it's time to progress to the next goal or when it's time to move on to the next goal. So, unlike po in teletherapy that the therapist regularly sees the child, namomonitor po nung therapist when it's time to modify the activity or to vary the techniques. Okay, and of course, when it's already time na din to change the goals or to move on to the next goal. So, yun po yung kagandahan ng teletherapy and yun po yung difference niya dito sa mga demo videos na gagawin ko. Pero as I've said nga po, dahil hindi po available yung teletherapy for all, na-inspire din po ako na mag-produce ng ganitong video para po makatulong pa rin sa mga parents who are really eager to continue the therapy at home. Okay, and lastly po, syempre, yung purpose po ng video is also to empower the parents na they can also do what we do
in the center, at home naman. Okay, of course, meron pong difference on how we facilitate, pero it's also a learning experience din po for the parents and a chance to know your kids din po kung paano sila natututo and how they respond din po sa mga activities. The video that we made today focuses on how we can teach our child to communicate using his or her words. Okay, marami po kasi akong na kakausap na mga parents or marami pong nagtatanong sa akin na mga parents, bakit yung anak ko na nagsasalita, marami siyang alam na words, pero hindi pa rin siya nakikipag-usap. Okay, some of them would say na the child can already recite the letters of the alphabet or can already count 1 to 20 or nakakapagsabi na ng shapes and colors, pero the child can't express his or her basic needs at home with the family members. Okay, so gusto ko din po educate yung mga parents about talking and communicating. Okay, so iba po ang talking and communicating. Okay, although talking is or speaking is one form of communication, it's not everything. So marami pong mga bata na nakakapagsabi po sila ng words pero hindi po nila alam paano gagamitin tong mga salitang to para i-express yung mga needs nila or wants nila everyday sa family, okay, or at home. So, first of all po, yung ability po ng bata na makapag-name, okay, or makapag-label po ng iba't ibang concepts or iba't ibang objects, okay, okay po yan, okay, I mean, it's a good sign, right, that the child is developing verbal communication, okay, pero we should not stop there. Okay, kailangan po natin silang turuan to use their words appropriately in different contexts. Okay? So, usually po kasi, ang na-observe ko din po with other parents, ang favorite po nating tanungin sa mga anak natin ay yung mga questions na, what's this? Or, what's that? Okay? And then, kadalasan po, yung ginagamit natin sa kanilang materials or learning materials ay kung hindi po flashcards ay mga videos po na napapanood po nila, let's say sa YouTube. Okay, so wala naman pong problem with that, okay, in using flashcards or videos, but as a speech pathologist, I recommend that you also use toys and real objects. Okay, and also you engage your child in natural communication. Okay, hindi po yung palaging manonood lang ng videos. Kailangan po nila syempre yung face-to-face na communication. Okay, so i-discuss pa po natin to in detail, no? So yun pong ability ng bata mag-name, okay, or mag-label ng different letters, numbers, shapes, colors, okay, that's good, okay, but hindi po siya masyadong priority when it comes to speech therapy. Okay, bakit po? Kasi po ito pong mga concepts na to hindi po masyadong functional for the child in everyday communication, meaning kahit po matutunan nila yung mga letters and numbers, hindi po nila gagamitin yan to express their needs. Diba po? Kasi yung needs ng bata, for example po, in a day, kasama po dyan yung pagkain niya, okay? Yung mga toys niya, family members, and of course, yung mga daily activities niya for himself. For example, bathing, using the toilet or playing. Okay, so yan po yung mga needs ng bata or wants ng bata on a daily basis.
Okay, so kung mapapansin po ninyo, hindi po masyadong madadaanan doon yung mga letters, numbers, colors, and shapes. Okay? O naiintindihan ko po na excited po tayo na matutunan ito ng mga anak natin. Pero kung gusto po natin na matuto silang mag-communicate, mag-express ng mga needs nila, kailangan po natin silang turuan ng mga words na most likely kakailanganin po nila sa araw-araw. Okay. So, ano po ba yung mga words na yon? Okay. So, isa po dyan, of course, yung nabanggit ko na kanina, yung mga food items. So, yung mga klase po ng pagkain na kinakain nila. Okay. Yung mga madalas po, lalo na. And then, of course, yung mga toys po na familiar sa kanila. Okay. And then, yung mga objects po that they need in their daily activities. So, for example po, for eating, ano po ba yung mga objects na ginagamit natin pag kumakain? So, nandyan yung spoon, fork, cup, plate. Okay? Kapag maliligo, ano po ba yung mga ginagamit natin? We have soap, shampoo, toothbrush, towel. So, yan po yung mga everyday objects na ginagamit nila at kailangan po nila. Okay? So, yan po yung mga concepts or mga words na mabuti po nating i-prioritize. Ayan, hello po. So, ngayon po, ang ipapakita naming video sa inyo kung paano po tuturuan yung bata na gamitin po yung mga words na sinasabi na niya kapag mga naming or labeling activities sa iba't ibang situation. Okay, so ngayon po, yung gagawin po namin is yung kung paano po si Yuan sasagot sa question na anong gusto mo or what do you want. So, yung mga bata po na alam na nila yung tawag sa mga objects, minsan pag tinatanong natin sila kung anong gusto nila, hindi pa rin nila po na sasagot or hindi nila nagagamit yung mga words nila para i-express kung ano ba yung gusto nila sa na ibigay natin. Okay? So, ito po si Yuan. Siya po yung youngest child namin. So, he's 4 years old. Yuan, how old are you? 4 years old. 4 years old. Okay. So, and then yung gagamitin po namin toy is Ma, wag mo sarain! Yung mga wait lang, Yuan. We'll show it to them. Yung mga mini vehicles po. Okay, so na-mention ko po na yung mga ituturo nating mga words sa kanila, dapat po i-prioritize natin yung mga functional for them. Katulad po ng toys. Okay, na very familiar po sila. Pwede natin i-play yung painting the car para sa sim car. Opo, okay. So, before po kayo mag-start sa ganitong activity of asking yung bata kung ano yung gusto niya, okay, kailangan po muna na ma-establish ninyo na alam talaga nung bata yung tawag dun sa mga objects. Kasi, hindi po siya makakasagot sa inyo ng gusto niya kung hindi niya talaga alam yung tawag dun. Ma, pwede tayo mag-play ng painting card yung para sa inyo ng card. Opo, later. Okay, so kailangan po sure kayo na alam niya yung tawag sa mga objects na ito. Okay. So, bukod po doon, no, makikita niyo po na ang gagawin ko pong approach ay meron po akong gagamitin na closed set. Okay, ibig sabihin po ng closed set, okay, meron akong set of objects na doon lang siya mamimili ng sagot niya. Okay? Yun po, sa paraan po na yun, mas madali po sa bata na sumagot. Okay? Kesa po yung tatanungin natin sila randomly kung ano yung gusto nila. Tapos, ang dami po nilang nakikita sa paligid nila. Okay? So, bago po natin sila turuan ng ganon, turuan muna natin sila mag-answer ng gusto nila using a closed set. Okay, meaning may set of objects na dun lang muna siya mamimili ng sagot niya. Kasi mas concrete po yun sa bata. Mas naiintindihan niya na, okay, ang pipiliin ko is anything from this set or from this group of objects. So, yun nga po. Ito po yung aming closed set ng mga vehicles.
Okay. Ng paint ng car na sa'yo. Oo. We're not going to paint. We're going to put the cars in a map. Hindi, ma. Yung parang paint ng kasamang car yung same. Opo. Saan yun makikita? Okay, so, na-observe nyo po, diba, si Yuan, dahil 4 years old po siya, natural na bata. Ayan, may kakulitan din po siya. Ayan. Wait lang, Yuan, lagay natin yung map. Okay, so, yan. Big map! It's big. Okay, so, Yuan, let's tell the names first of the vehicles. What? Okay, Yuan. Sige, let's name the vehicles first. Okay, Yuan? Anong tawag dito? Asan taxi. Niya? Taxi. This one? Fire truck. Fire truck. Okay, this one? Ambulance. Ambulance. This one? This one? Car. Car. Okay, this one? Bus. Bus. Okay, this one? Police car. Police car and? Alam mo ba to? What's this? Truck car. Tow truck. Tow truck. Okay. So, alam ni Yuan lahat ng vehicles. May konting queuing lang dun sa taxi and sa tow truck. Pero, pagka po binibigay ko yung first sound, nare-recall po niya. Okay. So, ngayon, para po matanong natin siya, matanong ko siya kung ano yung gusto niya, siyempre, kailangan kukunin ko muna lahat to. Yuan, ha? O, mommy will borrow muna lahat ng vehicles. No, forget! Tapos po, isa-isa ko po siyang papahingiin. Okay? Or isa-isa ko siyang tatanungin kung ano yung gusto niya. Okay, Yuan? Alright, o. Pagka po gagawin nyo siya sa bahay, make sure po na yung mga vehicles or yung mga items ng toys, dapat po, hindi yung madali nilang mag-grab. Okay? Kasi talagang mabilis po ang hands ng mga bata. So, usually po, pagkaabot kamay nila, instead na magsabi, talagang i-grab na lang nila yon. Okay? So, para ma-avoid po natin yon at ma-motivate natin silang mag-communicate, kailangan po nating ilayo sa kanila yung mga vehicles. Okay? O, Yuan, pahira muna si Mami. Okay, very good. So, ilalagay ko po siya dito sa tabi ko. Yuan. Okay, Yuan. Dapat po, hindi niya abot, pero nakikita niya pa rin po. Okay, so dito po sa pinaglagyan ko, nakikita pa rin po siya ni Yuan. Okay, Yuan. Okay, what do you want? Police car. Police car. Okay. Here's the police car. Good job. Okay, high five. What's next? What do you want? Ambulance. Ambulance. Okay, here's the ambulance. What's the sound of the ambulance? Doctor. What's the sound? Wee-woo, wee-woo. Can you do the sound? Wee-woo. Wee-woo. Okay, very good. What's next? What do you want? Car. Car. This one? Okay. Oh, and then, what do you want? Taxi car. Taxi. Taxi only, not taxi car. Taxi. Taxi. Here. Okay. What's next? What do you want? You want, what do you want? Bus. Bus. The wheels on the bus go round and round. How do you do round and round? Yeah, very good. Okay. Good job. Oh, how many vehicles do we have na? 1, 2, 3, 4, 5. How many? 5. 5 vehicles. Very good. What's next? What do you want? This one? Fire truck. The fire truck. Very good. Okay. There you go. What do you want? What do you want? Tow truck. Okay, here you go, you want. Ayan. Okay, so ganun lang po siya kabilis. Okay.
Kasi po, alam ni Juan na pag may tinanong sa kanya, kailangan niyang sumagot. Okay? So, yun po yung magiging isa sa mga challenges natin sa mga kids natin. Kasi po, usually po, yung mga bata na hindi pa talaga sila nagre-respond sa question na what do you want, hindi pa nila na iintindihan na pag may nagtanong, kailangan sasagot po. Okay? So, through this kind of activity, matuturo din po natin sa kanila yon. Okay? Kaya po, kung mapapansin ninyo, every time na papahingiin ko po siya or meron ako ibibigay sa kanya, inuulit ko talaga yung question na, what do you want? Okay? And then, kapag tatanungin nyo po, kailangan, syempre, nakatingin kayo dun sa bata. What do you want? So, you establish eye contact. You can also use gesture. So, katulad po kanina, nagganto ako. What do you want? Okay? And then, importante rin po yung intonation ng voice na nagtatanong. Hindi siya yung nagsasabi lang na what do you want? Diba? Iba po yung tono ng nagsasabi sa nagtatanong. So, what do you want? Okay? Mas pataas po yung intonation kapag nagtatanong po tayo. Okay? Ano pa po? Facial expression. Importante rin po yun na nakikita po nung bata na yung mukha natin may hinihintay na sagot. Okay? The expectant look kung tawagin. Yes, you won. Wow! Nice work! Okay. So, yun po. And then, huwag din po natin kakalimutan, syempre, na i-acknowledge po yung effort ng bata na sumagot. So, sasabihan po natin siya ng good job, o di kaya, mag-high five tayo, o di kaya, we say, wow, yay, okay. So, yun po yung mga ways din para ma-encourage natin yung bata to continue with the activity. Okay, so, importante rin po yun, yung acknowledgement na yun na sumagot sila. Okay. And then, what else? Yun, aside from that po, yung proper or yung enough pause in between presentations. Okay, so napansin nyo po na after ko po siyang tanungin at sumagot siya, okay, hindi po ako right away magtatanong ulit. Okay, so bibigyan ko muna siya ng time na ilapag yung toy, tapos laruin ng konti. Okay, so importante din po yun para po napoproseso muna ng bata kung ano yung kakatapos lang na tanungin sa kanya at isagot niya. Okay, so yan po. If ever naman po na yung bata ay hindi sumasagot or hindi po niya biniverbalize yung answer, okay, nang gusto niya, kunyari tinanong niyo what do you want, tapos hindi po siya sumagot ng gusto niya, ang pwede po natin gawin is i-point natin yung object. Okay, of course, we will get cues doon sa bata mismo. Usually po, pag hindi siya sumasagot, titingnan niya yung gusto niya or itatry po niyang i-reach. Okay, so kunyari po, gusto niya yung bus, diba? Pag tinanong natin siya, what do you want? Tapos hindi sumagot yung bata, hindi niya sinabi yung bus. Okay, pero nakita ninyo na tinatry po niyang i-reach yung bus or tinatry po niyang i-point or nakatingin siya doon. Okay, so, ibig sabihin po, nagsisignify siya ng interest doon sa object na yon. So, ang pwede po natin gawin ay sabihin na natin yung word mismo doon sa bata. For example, what do you want? Tapos wala po siyang response. So, pwede natin ulitin yung question. What do you want? Tapos wala pa rin po, di ba? So, pwede natin nang kunin yung alam natin na gusto niyang kunin. You want bus? Okay? Can you say bus? There. So, pwede po niyang i-imitate yon, bus. Okay? Kung hindi man po i-imitate ng bata, okay lang din po. Okay? Ang importante po na ipakita natin sa kanya na
may tanong, nagtanong tayo, and ito yung sagot. Okay? And then, when we keep on practicing these kinds of activities, pwede po later on na unti-unti, matutunan na po ng bata na, okay, yun pala yung isasagot ko pag tinanong ako ni mami ng what do you want? Okay. So, yun lang po. Ayan po, sana meron po kayong natutunan and sana makatulong po yung video na ginawa namin ni Yuan and pati din po yung mga topics na na-discuss natin para po magawa rin ninyo sa bahay yung mga activities with your child. Okay, and then if you have specific requests, kung ano po yung gusto ninyong matackle ko na areas or kinds of activities or goals, concerns, sa next video po, okay, you can comment below para po alam ko din kung ano yung concern po ng nakakaraming parents. Okay, and thank you po sa panonood. God bless you.